Mga anime fans, baka gusto nyong subukan ng artistic journaling. Ano nga ba ito? Panoorin natin. Hirap ka ba mag-manage ng schedules mo? O madalas mapagalitan dahil marami kang hindi organized na mga gawain? O baka naman, hilig mo lang din na mag-design-design o magsulat? Bakit hindi mo subukang mag-journaling? Hi, my name is Draco Nix, or Nix, and I'm a journaling artist. Ang journaling ay isang paraan ng pagpapahayag ng naiisip at nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat. Nakatutulong ito upang maibsan ang stress at nagpo-promote ng mindfulness. Sa paglipas ng panahon, naging elemento na rin ng journaling ang paglalagay ng mga disenyo at pag-organisa ng mga schedules o gawain upang hindi ito makaligtaan. Ang journaling naman is more concerned with planning. Anything to do with planning on pen and paper. Meron na din siyang actually digital version. Wala ring specific na rules na dapat sundin kapag nag-journaling. Ikaw ang bahala sa design at format nito. Sa kasalukuyan, may 10 klase nito. Ang pinaka-common ay ang bullet journaling. Ang ginagawa sa daily journaling or daily bullet journaling, parang sa araw na to, kunwari, susulat mo lang Monday, tapos isang bullet, tapos yung task mo for the day. Tapos ilang bullets lang yun. And pag natapos mo na yung task mo, tsaka mo lang siya i-ekis. Dahil sa pagiging malikhain, patuloy pa itong nadadagdagan. Isa na nga rito, ang anime journaling. Since mahilig ako mag-journal dati pa, especially nung high school and college, parang nung pandemic naman, nagkaroon ng time na nagsuscroll ako through Instagram. Tapos dun ko nakita na parang may iba't iba pang klase ng journaling. Tapos merong maliit, sobrang maliit siya na community, ang tawag nila anime journaling. So imbis na nagpa-plan lang sila, nag-i-incorporate sila ng iba't iba pang anime, mga characters into their journaling. So doon ako parang na-amuse na, oh, pwede ko palang gawin yon. Eh, mahilig pa naman ako sa anime. So, yun. Isa rin sa mga nagustuhan ni Draconics dito ay ang kalayaan na binibigay nito upang ipahayag ang sarili. Nakakatulong siya kasi nakaka-relax siya sa akin. Tapos, nagkakaroon ako ng avenue para ma-spill lahat ng thoughts ko on pen and paper. Sa unang tingin, mukhang maraming mga kailangan para mag-journaling kaya magastos. Pero sa katunayan, journaling isn't expensive unless you make it to be expensive. You can just start with a pen and a paper. That's all you really need. Kasi ang journaling naman, it's just writing down your own thoughts. So you can start with anything. Ang simpleng hilig ni Draconics sa pagsusulat at anime ay naging passion niya na ngayon ay nag-i-inspire sa libo-libong mga tao. Sa makabagong mundo, maraming mga paraan upang ipahayag ang sarili. Madalas ang mga sasabihin ng ibang tao ang pumipigil sa atin para gawin ito. Pero sa journaling, makasisiguro ka na ligtas mula sa panghuhusga ang iyong mga saloobin o maging imahinasyon sa bawat pahina nito.